Third yung bangus para sa aming pananghalian. So ayan, pinipilito ko muna ang bangus. So kanina, nagbabad na ako ng 4 na pirasong tukwa. Ang kailangan kasi dito ay tahure. So alang nabibili sa talipapa, kaya nagbabad na lang ako. Babad nyo lang siya sa toyo, suka, at lagyan nyo ng kaunting asin. Habang nagpipirito tayo, naghiwana ako ng sibuyas, kamatis, at luya. Ito nga, meron na tayong tahure. Binabad ko lang to siguro 5 minutes lang siya. Pwede na siyang gamitin. Ito ang mga sangkap. So, hintayin muna nating mapirito lahat ng isda. After nito, magigisa na tayo. So, ito nga guys, nagigisa na tayo. Uunahin natin igisa ang luya para mas manuot yung lasa niya. Isunod natin ang kamatis. Pagkatapos, lagyan na rin natin ang sibuyas. Siyempre, hahalu-haluin muna natin. Napakahirap kasi pag walang cameraman. So, magalaw talaga. Charot lang. Siyempre, sariling sikap. O yan, hahalu-haluin muna natin siya. Igigisa natin yung mabuti hanggang lumabas ang kanilang kaluluwa. Takpan muna natin yan, syempre. Habang nagigisa tayo, guys, ay dudurugin muna natin ang tahure. So, kaunting ano lang, wag naman yung pinong-pino. Syempre, mas masarap pa rin kasi pag buo-buo. Ito kasi, guys, paborito ng panganay ko to. Kaya sigurado pag uwi nun, lakas ng kainan. Recipe din to ni nanay ko, kaya natutunan ko din siyang iluto. Kasi paborito din to ni tatay. Ito ang inuulam namin noon. Walang kasawa ang tortyong bangus. So, ito na guys. Gisang-gisa na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng suka. Siguraduhin nyo guys na pag nilagyan nyo ng suka, wag na wag nyong hahaluin. Kasi hindi maluluto ang suka. So, hahayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo. So, ayun na guys. Pag kumukulo na siya sa sobrang galit. Ay, charot lang. Siyempre, wag natin siyang tatakpan. Para yung acid ng suka ay sumingaw. Ayun na guys, kulong-kulo na siya. Pwede na natin siya lagyan ng 1 gram na tubig. Tapos haluan na rin natin siya ng pampalasa. Nilagyan ko siya ng magic sarap. So ayan, halu-haluin muna natin. Hintayin muna natin siyang kumulo bago natin ilagay ang isda. Dito ko na lahat ng bangus. So pwede na natin siyang ilagay dyan. Oh, distant. Ilalagay na rin natin ang tahure. Tapos papakuluin ulit natin siya. Siyempre, kulo lang ng kulo. Ganun talaga ang buhay. Ayan, hinahalo-halo na nga natin. So, para lang itong halo-halo sa kanto. Pero pag nalagay nyo naman ang isda, huwag nyo nang hahaluin kasi madudurog na yan. So, titikman natin yan kung okay na ang lasa niya. O, diba? Ang sarap. Siyempre, ako ang nagluto, kaya masarap. Jaran! Kain na guys!